dalawang linggong namalagi sa Davao City ang Pangulong Duterte. Sa ibang balita, siniguro ng DSWD na sapat ang kanilang pondo para ayudahan ang mga locally stranded individuals o LSIs. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Duterte na tulungang makauwi sa mga probinsya ang mga naipit sa lockdown. Ayon sa DSWD, nakapamahagi na sila ng 2.19 million pesos na halaga ng tulong sa mga LSI na kinabibilangan ng mga sleeping kits, sanitary kits at 2,000 pisong cash. Naisagawa na rin umano nila ang Depression Anxiety Stress Scale na bahagi ng health protocol. At yan ang balita. Ako si Mon Gualvez ng Radyo 5, 92.3. News FM. Aksyon! 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 News Update! Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Fujidenzo. Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo, quality above all. Sa oras ng sakuna, may karamay ka. Para sa mas maunlad na pamayanan at masayang buhay, may katuwang ka. Para sa mga kwento na nagbibigay pag-asa at inspirasyon, may kurot sa puso mo. Alagang kapatid. Ito po si Cheryl Cosim. At ito naman si Menchie Silvestre. Pagdila wala nang matatakbuhan, may tulong na darating. Sa programang Alagang Kapatid sa Radyo. Alagang Kapatid sa Radyo 5, 92.3 News FM. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center in Reliance, Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Karamay sa oras ng sakuna. Katuwang sa mas maunlad na pamayanan at masayang buhay. Kasama nyo na sina Cheryl Cosim at Menchie Silvestre. Alagang Kapatid sa Radyo 5, 92.3 News FM. At ang makibahagi-hagi, kalusugan ng bayan, para sa akin na bukas. Yes, masayang Lunes ng umaga mga kapatid. It's June 15, 2020. Nako, sweldo, araw ng sweldo sa mga may sweldo. Pero nako, doon sa mga nanganganib pa kung meron nga ba naghihintay na trabaho sa kanila, meron nga bang sesweldohin? Meron bang trabahong babalikan? Nako, samahan natin ng konting dasal ang ating mga kapatid na medyo kinakapos-kapos na, lalo na ito po, lalo na nasa panahon pa rin tayo ng pandemya, hindi pa rin po natin alam kailan nga ba matatapos ang ating kalbaryo. Naku, medyo pagtsagaan nyo na, aking malasyo pa, nalaki ng mukha kayong umagang ito. Pero napaka-init na po ng panahon, pagka hindi ka nakakapagpagupit, naku, yung batok mo nangangati na sa haba ng buhok mo. Samahan nyo po ako ng isang buong oras mula alas 10 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Menchie Silvestre pong inyong lingkod para sa Alagang Kapatid sa Radyo 5, 92.3 News FM. Tutok po kayo sa radyo. Of course, nandyan po tayo live on Radyo 5, 92.3 News FM. At sa mga nasa Facebook naman po, tumutok rin po kayo sa official Facebook account ng Radyo 5, 92.3 News FM. Sa mga pauna ng bumate, aloha mula kay, how do I pronounce your name? Llewellyn Calces, Puring Rojas, good morning. God bless you all. And of course, yung mga nakatutok na sa atin sa ating watch party, ika nga, no? Joseph Acta, mag-uusap tayo. Joel Yambot, good morning. Oy, sis Gay from Felix, good morning, Father Nino. At thank you very much ha sa inyong pag-a-announce kahapon. Thank you, Gay. Ay, alam mo naman, idol kita sa pagpapaganda. Ayan, ating mga kapatid sa MVP group.
Muli po ha, teka ha, konting paalala bago tayo dumiretso sa ating topic sa araw na ito. Again, paalala kung kayo po ay nakatanggap o makakatanggap o nakatanggap na ng text mula sa isang numero na hindi nyo naman kilala at nagsasabing kayo po ay nanalo sa raffle ng Alagang Kapatid o Alagang Kapatid Foundation Inc., huwag po kayong maniniwala, wala kaming text promo, wala po kaming pa-raffle, at wala po kaming ipinamimigay na pera, wala po kaming ganoong kakayahan na mamahagi ng pera. Pero patuloy po ang ating paghahatid ng tulong base na rin po sa inyong mga donasyon po sa amin. Ito pong COVID response po natin na kung di po ako nagkakamali, tayo po ay nakapamahagi na ng almost 16,000 food packs in different parts po of Metro Manila, provinces po of Bulacan, Pampanga, Zambales, Batangas, Laguna, at more or less about 40,000 individuals po ang atin pong natulungan na rin sa iba't ibang mga soup kitchens o feeding programs na atin pong sinusuportahan sa iba't ibang mga parokya naman po. So again, maraming salamat po. Hindi ko man kayo kayang isa-isahin, pero maraming salamat po at patuloy po kami nakakapaghatid ng tulong dahil po sa inyong patuloy na pagtitiwala po sa Alagang Kapatid Foundation. And dagdag na pasasalamat po ha, kahapon po ay ginanap ang isang blood donation drive ng Philippine Blood Center at Department of Health at tayo po ay nakalikom ng 119 successful blood donors. Kung hindi ako nagkakamali, for every one bag, so 119 blood bags po yan, for every blood bag, isang bag ng dugo po, ay tatlong pasyente ang maaari pong makinabang rito. So that's 119 times 3 po na pasyente. Alam po ninyo, simula po ng mga ng GCQ, ECQ, simula po ng nag-lockdown, naging napakahirap po ang pangangalap po ng donasyong dugo. Alam din po naman ninyo na ang Alagang Kapatid Foundation taon-taon ay sumusuporta sa mga blood drive ng Philippine Blood Center at ng DOH. Ngayon nga lang sa taong ito ay kinailangan nating hindi muna magsagawa ng isang malawakang blood donation drive. Karaniwan sinasagawa natin ito sa Fisher Mall. Ano? Siguro namimiss ito ng ating mga suking blood donors. Pero for this year po, tayo ay magkakasya muna sa maliit na celebration at sa maliliitang bloodletting muna. So ito po ay ginanap kahapon sa mismong tanggapan po ng Philippine Blood Center. And thank you very much sa PARDS o yung Public Assistance for Rescue, Disaster and Support Services o PARDS Foundation International. 119 successful blood donors po ang na-screen kahapon. Again, thank you to our partners. Donate Philippines, thank you very much for supporting po. Taon-taon po yan, walang palya ang ating pong bloodletting dyan in partnership with the Philippine Blood Center. Okay, so sa umagang ito naman po, buwan pa rin po tayo ng Hunyo, pag-uusapan pa rin natin ang ating mga kidneys. Okay, ngayon, ibang-iba-iba, napakahirap po ano, yung meron kang sakit sa bato o yung meron, especially kung ikaw ay nandoon sa tinatawag na end-stage renal disease o ikaw o yung pasyente ay umaasa sa tulong ng dialysis, regular na dialysis. Una na po, ito po ay napakamahal. Pangalawa po, noong nagkaroon ng lockdown at walang masasakyan, naging napakahirap hindi lamang sa mga kidney patients, sa mga maraming pasyente na umaasa sa public transport. At napakahirap pumunta sa mga ospital dahil ang daming COVID cases. Isa sa mga nag-viral itong photo ng mag-asawa na itong si Mister ay kinabitan niya ng bisikleta yung wheelchair ng kanyang misis para maihatid niya sa regular na dialysis sessions ang kanyang misis. Ngayong umaga po, makakasama natin ang isang ina na merong anak na may sakit na end stage renal disease. At ipapakwento natin sa kanya ano ba ang naging kalbaryo nilang mag-ina. Bago pa man nag-pandemya, alam ko kalbaryo na, napakahirap nang suportahan yung dialysis ng kanyang anak.
Pero lalo na nalalaman ko yung kanyang kalbaryo kapag umuungot siya na, "Ma'am, wala kaming masakyan. Ma'am, wala na kaming mahanap na dialysis center." Kasama na po natin live po dito sa Alagang Kapatid sa Radyo 5 si Nanay Sheila Sagaw. Nanay, good morning sa iyo. Good morning po, Ma'am. Good morning po sa lahat. Good morning. Ayan, si Nanay last week pa lang kinakabahan na yan. Hindi pa tayo nagsisimula ay humulas na ang kanyang makeup dahil sa kaiiyak. Nanay, kakamustahin ko ikaw at of course ang iyong anak na si Gerald. Una sa lahat, ilang taon ba si Gerald? Magpa-21 po, Ma'am. 20 po siya. Sa August 7 po, 21 siya. August 17. Uy, advance happy August birthday, 17, Gerald. August 7. And belated happy birthday, Nancy Galang. Belated happy birthday sa'yo. So, Nanay, kailan nagsimula ang sakit sa bato ng iyong anak na si Gerald? 2006 po, Ma'am. 2006. Pero lingid po sa inyong kaalaman, mga kapatid, 5 years old pa lamang po si Gerald. Kilala ko na siya at kilala ko na rin po si Nanay Sheila. Nanay, noong 5 years old si Gerald, ano ba ang naging sakit niya? Hindi po siya naging wala po siyang ibang sakit, Ma'am. Basta lang po lumaki po yung tiyan niya, nagmanas po yung binti. Tapos yung mga, yung eye bag po niya, Ma'am, yung dito po. Mm-hmm. Lumulobo po, may tubig po. Tapos, may tubig? Mga isang linggo mm-hmm. po, Ma'am, doon po siya na-diagnose po na FSGS po, nephrotic. Ano yun? Pakiulit nga. FSGS po, nephrotic syndrome. So sa edad na 5 taon ay meron ng sakit sa bato si Gerald. Opo, opo. Naipaliwanag ba sa inyo kung bakit kaya nagkaganon ng iyong anak? Wala naman daw pong eksaktong dahilan, Ma'am, pero maaari daw mm-hmm. pong nasa lahi po. Oh, okay. So mula nung siya ay 5 taong gulang, nai-imagine ko ginagapang ninyo ang gamutan ni Gerald. Opo, opo. Sobra po. Mm-hmm. Pero umabot sa punto na 2016 baka mo ay kailangan na niyang mag-dialysis talaga. 18 po siya, Ma'am. 2018 po siya na dialysis. 2018. Aha. Paano mong tinanggap? Paano ring tinanggap ni Gerald yung balita na kailangan na niyang mag-dialysis? Wala na rin po kasi kaming magawa, Ma'am, kasi mula pa naman po bata siya. Sinabi mm-hmm. na po kami noong una niyang doktor na darating po kami sa ganung punto. Kumbaga po, pinapaantala lang po nung mga gamot. Okay. Na madialysis po siya. Aha. So, noong... Sige po, tuloy po, Nanay. Ma'am, noong 2018 po, kala na po namin wala siya eh. Wala na siya. Milagro na lang po na eto kasama ko pa siya. Mm-hmm. Pinapariyan na po yan. Nabila na po siya ng damit para sa niya. Alas pinapayos na po itong bahay. Milagro na lang po talaga nung tawagin ako ng nurse na humihinga po siyang pusa. Umabot sa punto na pinaghandaan mo na yung pasintabi po, pinaghandaan mo na yung buron, kumbaga ni Gerald. Bakit? Dahil bukakala po namin, dinapat naman na po kami ng doktor, Ma'am, na talagang doon na siya pupunta. Dahil po sa kalagayan niya, Ma'am. Kasi nag-high blood po siya, Ma'am. Lahat po ng... Yung mouth po niya, Ma'am. Yung mga gums niya. Yung ano daw po. Yung mga veins po niya. Mm-hmm. Nag-ano na po. Nagdudugo na pong usa. Pwede daw po yun pumunta sa utak. Aha. Dahil nga po sa... Tumaas na rin po yung BP niya. Pero dala ng milagro. Dala na rin ng tulong ng mga doktor ninyo. Ng mga nag-alaga kay Gerald. And of course... Ako ay sumasaludo sa inyong mag-asawa, sa inyong pamilya dahil napaka so from almost more than 15 years, 16 years ko kayong kilala. Ay nandito pa rin kayo, talagang ginagapang pa rin ninyo yung pagpapagamot kay Gerald. Opo, Ma'am. Ano ba ang inyong kabuhayang mag-asawa, Nanay Sheila? Yung asawa ko po, Ma'am, nagko-construction po.
construction worker. Nagtitinda po ako sa eskwelahan po ng Barangay San Juan Elementary School dito po sa Floodway. Kuminsan sa po, nananay ako ng Taytay. Opo. Okay, okay. Sa Barangay San Juan Elementary School po. Dito po, minsan, pag Sabado at Linggo po, nananahiya ko ng basahang bilog. Kung ano po nang mapagkakitaan ko. Hindi po ako nag-ano ng araw na hindi ako kikita. Yung po kikita. Na lagi, ma'am, eh. Kailangan ko po tagang kumita, ma'am. Kami yung nag-asawa po. Aha. Bigyan mo nga kami ng ideya kung gaano ba kamahal, gaano bang halaga ng pera ang iyong dapat na hinahanda sa araw-araw para sa bawat linggo. Katulad ngayon, nag-umpisa tayong nag-uusap ulit, nagkakamustahan na twice weekly lamang ang dialysis ni Gerald. Ngayon, thrice na. Bawat dialysis session, magkano ba nagkakahalaga ito? Ngayon po, ma'am, may PhilHealth na po kasi dun sa dialysis po namin. Good. Nagagamit po namin yung PhilHealth namin, ma'am. 150 lang po. Eh alam, ang dahil nga po sa ganitong may COVID po tayo, ang pamasahe po namin, ma'am, nasa 400. Katulad 400? Ngayon, ang pamasahe po. Aha. Bakit umaabot ng ganun? Papunta po sa palengke, ma'am, 50 po. Tapos palengke to Kainta po, 150. Aha. Pagbalikan po, 300. Tapos papunta po, 100. Ganun po. Katulad po ngayon, ang dala niya pong pera ngayon is 1.5 kasi po may dialyzer po siya ngayon na 800 po yung halaga. 10 gamit po yun. Tapos 10 gamit. Opo. Yung 150 po pambayad niya, yung 100 po pangkain niya, tapos po yung 400 pamasahe po. Bukod pa rin po yung mga gamot na talagang napakamamahal. Sa totoo lang po, hindi niya na rin naiinom po yung iba. Yung iba. Wala na po talaga yun. Opo. So kung saan umaabot yung inyong kinikita, yun na lamang lang po. Wala yung binibili. Wala naman po kaming fixed na kita, ma'am, eh. Mm-hmm. Lalo pa ako, wala po talaga. Lalo po ngayon, wala na pong mga estudyante. Wala po school, wala po akong mapagbentahan. Maliban po, nakikisingit lang po ako sa pwesto doon sa talipapa po ng bata, sinuan. Yun po, awa po naman ang Diyos. Kahit po paano, minsan nakakabenta, minsan may tira, pangkain na rin namin. Ganun po. Nung maiksing ikwento mo nga sa amin yung ano yung naging problema ninyo noong nagsimula na yung lockdown, meron ng mga COVID cases na nababalita dyan din sa inyong lugar, pati yung dialysis center na inyong pinupuntahan ay nagsara, tama ba? Opo, ma'am, nagsara po. Ganito po yan, Miyerkules po noon. Yung time na yon, nakapag-dialysis po si Gerald, paka-Biyernes po, pinapakuha na, dapat po pala Biyernes po, schedule niya po ulit. Uh-huh. Eh, pinakuha po ng Webes yung mga papel nila kasi po, may nag-PUI daw po doon sa Kainta po sa dialysis center. Kailangan po nilang umalis, pinabigay na po yung mga papel nila. Ang problema po namin, ma'am, yung mag-ama ko, si Gerald, saka yung papa niya, naglakad po talaga sila madaling pa, ma'am, kung saan-saan po, sa angono sila lakad para po maghanap lang ng dialysis center. Pero wala akong tumanggap. Hanggang mga ilang araw po yun, ma'am, kung saan-saan po kami mag-asawa. Humingi po talaga na halos magmakaawa na talaga. Wala po. Kahit po gusto nila kami tanggapin, ma'am. Wala po sila magawa dahil ang dami daw po nakapila din. Na mga 2019 pa po nakapila na po sa dialysis. Eh, nung time na po yun, Biyernes po dapat, dialysis si Gerald. Wala pong tumanggap. Hanggang naglunis na po yun, hirap na po siya. Dumating din po sa point na hopeless na po talaga kami, ma'am. Kaya yung po, buti na ano nyo kami, natulungan nyo kami, natulungan po kami din sa, tinanggap po kami sa hemotech po. Pero galing na po kami dalungin na. Okay. So, isa lamang itong kwento na to, no, na kung, para makita natin na kung paano din apektado yung ibang mga pasyente. Hindi lamang sa dialysis, ano, yung mga non-COVID cases, ika nga, yun ang naging backlash, ano, dito sa mga pasyente, walang mapuntahan, walang masakyan, walang pagkakakitaan, pati ang PhilHealth, kamo natigil for a time, ano, yung panahon na iba kayo ng dialysis center? Opo, kasi po yung isang una pong dialysis center namin, ma'am, hindi ko po alam kung ano pong problema po nila. Hindi po sila nabigyan ng accreditation po ng PhilHealth. Kaya po, January pa lang po, ma'am,
na, yung dapat pong naipong kong pera sa kita ko, ma'am, nagka-cash na po kami, ma'am, January po hanggang March. Cash-cash na po talaga kami. Okay. Pero pa and, po yung mga injection. Fina-flash din natin na naisila ano, itong inyong land bank account at ito inyong GCash account. Sakasakali po meron kayong extra at nais po ninyong dugtungan pa ang buhay ni Gerald. Si Gerald hindi natin kasama ngayon sa dialysis dahil lang nasa dialysis siya. Ngayon, schedule ng dialysis ni Gerald ngayon. Okay, kung para po maipagpatuloy natin ang dialysis ni Gerald, nariyan po sa inyong screen ang land bank account ni Nanay Sheila Sagaw at yung GCash din po niya. Sana po mabigyan natin kahit maliit, malaking halaga at para naman po makapagdugtong ng buhay ng anak ni Nanay Sheila. Nanay Sheila, bago kita bitawan, nais ko rin ipaalam sa iyo na yung ating kaibigan si Dr. Gerard Princesa at ang kanyang asawa si Alin ay magbibigay ng bisikleta para sa inyo. So, yung ating pinagpaplanuhan na pedicab. So, pedicab na lang ang pag-iipunan natin para ito'y makabitan natin ng pedicab. Pero yung bisikleta, thank you very much, Dr. Gerard Princesa. Siya po ay isang frontliner din sa Amerika. At, pero gayunpaman, nagpadala siya sa atin, naghatid siya sa atin ng mga bisikleta para nga hanapan ng mga makikinabang rito at isa kayo doon para kahit paano tignan natin paano ma-solve ang problema ninyo sa transportasyon. Kasama na natin si Dr. Benita Padilla, isa po siyang nephrologist mula sa NKTI. Nanay, magpaalam ka na at may mensahe ka ba? O ito, sama muna natin si Dr. Padilla. Good morning, Dr. Padilla. Good morning. Ayan, doktora, iiyak lalo si Nanay Sheila kung nakikita ka niya. Bakit naman? Nakakayak ng mukha ko. Ma'am, na-miss ko lang po kayo kasi kasama ko po kayo sa Kidney Friends noon. Ah, sa Kidney Friends. Oh. Sige, mamaya pag-usapan din natin yung Kidney Friends. Nag-aaral po si Gerald? Nakatapos na po siya ng high school, ma'am. Wow. So, kasi, hindi natin kasama. Siya nakapag-kolehiyo. College. Ano, pwede na. Isinit ko lang kasi meron kami yung foundation yung tinatawag na Kidney Friends, yung nabanggit na. Kidney Friends. Kidney Friends. It's a private foundation na tinayo natin yung certain group of nephrologists. So, kaya ko tinatawag kung nag-aaral si Gerard, no? Kasi, meron kaming program dun sa Kidney Friends na nagbibigay kami ng stipend dun sa mga sa scholars namin na either anak na dialysis patient o kaya kung may sakit tulad ni Gerard na nag-aaral, we give a monthly stipend kung mag-fly siya. Kung nag-aaral. Wow. Yes, yes. Does it have to be a college degree or does it can it be any level, TESDA? Kahit elementary, high school, ganun. Okay, ayan. Nanay, so pag-usapan natin yan separately. Nanay, bibitawan ka na namin ano ang mensahe mo sa mga nakikinig sa atin. Sa mga nakikinig po, sana po matulungan nyo rin po kami at mag-ingat po tayo lahat. Wala na mo pong may gusto nitong pandemic po na nangyayari sa atin. Pero sa mga katulad ko pong nanay, alam ko po, marami po nanonood sa inyo na ganito rin po ang sitwasyon sa amin. Ingat po tayong lahat. God bless po sa atin. Maraming salamat po. Thank you very much. Yan po si Nanay Sheila Sagaw, ina ng isang 21-year-old end-stage renal disease patient and currently ay thrice a week na po na dialysis ang anak niyang si Gerald. So ayan, nariyan po sa ating mga screen yung kanilang land bank account at yung kanyang GCash account. Any amount po para lamang madugtungan ang buhay ni Gerald ay atin pong i-welcome po yan. Maraming salamat, Nanay Sheila. Maraming salamat po, ma'am. God bless po. Okay. God bless you too. And ang laki ng ating paghanga, ang taas ng ating paghanga dito sa mag-asawang magulang na ito ni Gerald kasi talagang ginagapang nila yung pagpapagamot ng kanilang anak. Doktora Padilla,
I'm sure you heard yung kwento nila kanina, no? And I don't know kung nakita din po ninyo yung isang viral photo ng isang mag-asawa na kinabitan niya ng bisikleta yung wheelchair ng kanyang misis para maihatid niya sa dialysis center ang kanyang asawa. You saw that. But of course, mas marami kayong kwentong naririnig. How did the pandemic affect the kidney patients of NKTI particularly? Actually, maraming paraan. Yung tulad ng sabi mo, yung transportation, I think nung nag-lockdown kasi, parang hindi na-anticipate ng government natin na may mga ganitong klase sa atente na kailangan silang mag-travel. So parang napakadaming kwento na dun sa mga checkpoints, hintay sila ng matagal na ipak sila, di ba? Tapos na walang masakyan, meron mga naglalakad ng pag ilang kilometro. Alam naman natin yung most of the time, hirap huminga itong mga dialysis patients eh. Yes, yes. So napakahirap sa kanila yung maglakad ng napakalayo. Tapos ang nangyari pa, yung narinig kong kwento nung nanay ni Jared, di ba, may mga nagsarang dialysis center. So, siyempre, pag may nagsasara, ang hirap maghanap ng bago. Tapos, so, dumagta rin sa NKTI yung mga tulad nila ng mga pasyente na wala ng dialysis center. Tapos, siyempre, nahirapan din kami i-handle yung napagkadami-dami. So, tinulungan na lang na actually sila maghanap rin ng mga ibang dialysis center. Tapos, siguro, kabit-kabit na rin yun kasi isang reason rin bakit nagkaroon ng problema yung mga dialysis center is yung transport ng healthcare workers. Minsan yung mga dialysis na yes. Yes. And yung naging isang problema if I understand correctly, nung una kasi binabantayan ko rin yung movement ng pasyente sa NKTI, you were trying your best to protect the patients and not bring in COVID into the hospital, pero eventually hindi na po naiwasan, doktora, no, talagang kinailangan yun na rin tumanggap ng mga COVID patients. Oo, tama ka, kasi ganito yun. Nung umpisa, dahil na transplant hospital kami, parang dineclare namin na hindi kami tatanggap ng COVID. Kasi nga yung mga transplantation namin, mahina ang immune system nila, madaling makakawala. Yes. Yun yung unang prinsipyo namin. Kaya lang nangyari, meron kasi intersection yung COVID at yung may kidney failure. So kunyari, dialysis patient, tapos naging COVID suspect, parang maraming hospital hindi sila tatanggap. So wala na tatanggap kundi kami. Kaya napili kami pumanggap ng mga COVID suspect o COVID positive na talaga. O kunyari yung RITM, di ba, nung mga unang araw, yes, of the COVID patients are admitted in RITM, but RITM is a dialysis facility. So kaya pag kailangan ng dialysis, may time na yung mga doktor namin pumunta pa sa RITM para tumulong mag-dialysis doon. O meron naman ng RITM, kailangan ng dialysis, kailangan ilipat sa NKTI. So parang iwasan na magkaroon ng COVID sa NKTI. So hinihiwalay na lang ang ward nila na may COVID at walang COVID. Yeah. So doktora, ngayon po ba medyo nag-normalize na ba ang operations ng NKTI? Is your outpatient department already open or wala pa rin po pwedeng pumunta sa mga regular consults and regular checkups at NKTI? This week lang, we are starting our outpatient clinic pero very very limited. Kunwari sa private patient, tulad ko, clinic ko, yung mga private doctors were allowed only to hold clinic once a week. Kasi nga parang i-educate yung patient. Tapos we're limited to 10 patients per clinic. So parang we're starting slowly. So we're starting to be much more limited than before. Okay. But is there an alternative? Meron po bang alternatibo kung sakasakaling, let's say, yung pasyente, pwede pa namang hindi pumunta? Pwede bang tumawag lang muna? And do they have to book appointments? Paano po pala? Parang ngayon, we're trying to set up a parang telemedicine consult na parang siguro nga majority okay. Na hindi na pumunta, wag na pumunta. Kasi
advantageous naman yun to both the patient and the doctors na kung kaya natin take care yung problema mo lang yung pupunta, eh, huwag na pupunta. Okay, ayan. So, so dun sa mga nais magtanong, just look up. Very active po ha, ang Facebook account, official Facebook account ng National Kidney and Transplant Institute. Kaya kung kayo may mga tanungan, pwede kayo refer to that. Meron din silang mga infomercials. Yung isang napanood, how to determine if you are already dehydrated o kung kulang na sa tubig ang iyong katawan. Ang dami pong matututunan sa Facebook page ng NKTI. Pero bago tayo mag-break, ito lang, bibitawan ko na itong tanong na to kay Doktora. Doktora, when we come back from the break, ano ba yung mga common na sakit sa bato? Mapalalaki, mapababae, bata, matanda, medyo may edad na, ano ba itong mga ito? And how can we prevent them? Paano ba siya nakukuha? Paano ba natin siya nakuha? Katulad yung kay Nanay Sheila, 5 years old pa lamang si Gerald, may sakit na siya, no? Pero again, it's 10:31, mga kapatid, kailangan natin mag-break lamang na mabilis na mabilis, pero magbabalik pa rin po kami ni Dr. Padilla at pag-usapan natin ang ating bato. Mag-break lamang po mabilis ang alagang kapatid. COVID-19, reminders from DOH. Tamang paggamit ng mask. Makakatulong ang pagsuot ng surgical mask para maiwasan ang pagkalat ng mga viruses na nagdudulot ng nakakahawang sakit tulad ng COVID-19. At para ito ay maging epektibo, narito ang tamang paraan ng paggamit nito. Una, hawakan ng mask sa strap at siguraduhin na tatakpan nito ang bibig at ilong. Tandaan na ang white side ng mask ang nasa loob at ang blue o ang may kulay na side ang nasa labas. Sunod ay imolde ang nose piece ayon sa hugis ng iyong ilong. Sa paghubad ng face mask, sa strap ito hawakan at saka itapon sa tamang basurahan. Huwag kalimutan na maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin 'to. Isang mahalagang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Sa lahat ng mga magigiting nating mga kababayan sa frontline, pacheck po ng inyong ID. Ilang malalim po. Lagi po tayong maghuhugas ng kamay, ha? Check po tayo ng temperature. Kayo ang aming mga bayani. Maraming maraming salamat po sa inyong serbisyo. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Atid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Para sa akin na bukasan, hawak kamay tungo sa pagbabago sa isip at puso ng bawat Pilipino. Nagbabalik na po ang alagang kapatid sa Radyo Singko, 92.3 News FM. Of course, nandyan pa rin tayo sa Facebook Live ng Radyo Singko, 92.3 News FM. Kasama pa rin po natin si Dr. Benita Padilla, isa pong nephrologist mula po sa NKTI. Doktora, bati uli on our second half. Yeah, magandang umaga ulit sa mga nag-join lang ngayon. Yes, and sige, pagbigyan na nga natin itong mga nakatutok sa atin. Marilu Delorio, good morning po and God bless. Eduardo Javier, good morning. Alex Fuentes watching ito from Bacolod City. Kimi Dora Jacobs is watching from Hong Kong. Uy, abot tayo ng Hong Kong. Doktora Jonathan Reshan, good morning po. Marilu Dio Lola, good morning. Priscilla Punsalan, good morning. Aha, Villarama Innocencio, good morning. Da Esplana, good morning. Dr. Joel Sabale is watching us. Jojo Sancho is watching. Aha, uy, si Teacher Demet Yulito Matiba is watching from Baganga, all the way from Baganga. Alien Olivar is watching from the US. Thank you very much para sa bisikleta na inyong hinandog na mag-asawa para kay Nanay Sheila at kay Gerald. David Oro, uy, David, mabuhay. Mabuhay po kayo. So, Doktora, what are the common kidney diseases ba na ating alam? At paano ba nakukuha ito? At nape-prevent ba ang mga ito? Well, sa ngayon, ang pinaka most common na causes ng kidney failure, yung cause ng talagang permanent kidney failure ng mga nagkakos na ng mga ngailangan ka ng dialysis, diabetes and hypertension.
So, I'm sure very common yun na dami-daming tao may diabetes. So, ang magandang balita doon, yes, it's preventable. Kailangan lang natin alam. It is preventable. Yung original na tabo. No? So, kung may, ikaw ay may diabetes, alagaan mo magigi ang diabetes mo. So, ikaw ay may hypertension, alagaan mo magigi ang hypertension mo. Unfortunately kasi, ang madalas na kwentong naririnig kasi namin sa mga pasyente, pwedeng kunyari, nag-develop na siya ng diabetes 5, 10 years ago, tapos medyo pasaway, hindi nagpapa-check up. So, yun ang madalas na kwento dun sa mga nakikita namin may kidney failure. Parang may history kasi ng parang kulang ng pag-aalaga dun sa kanyang sakit. So kaya yung mga nakikinig ngayon na diabetes at hypertension, ang pinaka-importante, uminom kayo ng gamot para dyan sa mga sakit na yan. So the main difference is, even though, let's say, a patient has diabetes or yung sa kabila ng halimbawa na alam mo na ikaw ay diabetic, yan ang alam nilang salita, diabetic ka na, may diabetes ka na, oo, meron ka ng hypertension, high blood ka na, pero kung ito ay kontrolado, and kontrolado, it does not just mean the medicines, doktora, it's the lifestyle, am I correct? Correct, oo. Tsaka, dapat ma-realize nila may targets yan. Diba, ang diabetes, ang mahinan mataas ang sugar mo. O bakit ka binibigyan ng gamot? Ang binibigyan ka ng gamot para bumaba yung sugar mo. So may targets na dapat makarating ka sa normal blood sugar. So kunyari, kita ko din, niresetahan kita ng gamot, diba? Hindi naman ako 100% sure na magiging normal na yung sugar mo sa una kong reseta eh. So, dapat after a month, i-check ulit. So, kung narin, mataas pa ulit. Pwede i-adjust ang gamot. Pwede kulang ang dosyeta mo. Hindi tamang kinakain mo. So, dapat paulit-ulit yun. Paulit-ulit yung adjustment ng diet, adjustment ng gamot hanggang ma-achieve natin yung normal. Okay. So, parang eksperimento, kailangan makuha yung tamang balanse, kumbaga. Oo. Kasi for example, sa one shot, Diabetes kasi, ang dami namang pagpipilian na gamot eh. Pwedeng hindi bagay sa'yo yung isa o hindi successful sa'yo yung isa. O pwede rin medyo adjustment. Pwedeng sa unang bisita mo sa akin, ang baba ng dose na pinigay ko sa'yo. Tapos, ay kulang pala, hindi kaya yung baba pang taas ko ang dosage. Mm-hmm. Okay. So, but of course, goes with it nga yung diet. Kasi yung iba, hindi, sige, okay lang, kain lang ako niyan. Total, may gamot naman ako. I'm sure na dibinig ko yan. Tama. Hindi ganon. Hindi ganon. It's one whole package. Dapat lahat-lahat. May lifestyle change, may diet, may exercise, may gamot. Okay. Give us an idea, doktora. What do you mean by lifestyle change? Ano ba talaga yung in our lifestyle that can really reverse kung kaya pa ha? Or kung hindi man, at least i-tame o at least kontrolado yung BP mo, responsive ka sa gamot, hindi mo kailangan ng high doses of the medicines. Ano ba ang lifestyle change talaga na pupwede at yung talagang kayang gawin? Sa tingin ko siguro that's three aspects. Sa pagkain, sa movement, exercise, at saka dun sa stress. Sa pagkain, what is the last, doktora? Yung stress. Yung parang hindi ka masyadong stress. Ang lifestyle mo. Okay. So first, pagkain? Pagkain. Di syempre, dapat healthy ang pagkain. Alam mo, ang daming-dami. Pinakamahirap siguro yung pag-control talaga ng pagkain, ano? Pero para sa akin, sa akin rin, kahit sa sarili natin, diba? I know, guilty. Pero alam mo, para sa akin, ngayon, simple na lang yung nire-reseta ko sa pasyente na diet at yun din ang tinatry kong i-follow sa sarili ko. What they call a plant-based diet. Yung basta ibig sabihin, plant-based. Maraming gulay. Maraming dahon. Wow.
Kasi okay. Kasi ang hirap nung parang nagka-calorie counting, di ba? Bawal ito, bawal ito. Yes. Parang sa tingin ko, kung gawin mong patakaran sa buhay mo na araw-araw meron akong kinakain gulay, parang gulay. Okay. Okay, okay. So, syempre, avoid all yung talagang masyadong maraming sugar na like say juices, soft drinks, yes. Na matamis, mga cake, mga dessert. Mga yes, dinner. Yes, yes. Kasi yung like isa din na aalala ko yung naggulay ka nga, let's say blanch lang, yung talagang tinambog mo lang sa mainit na tubig, na, kaso meron ka namang isang maliit na platitong bagoong na kumapatay, ang sarap-sarap. So, wag na rin ganon, di ba? O kaya yung sinigang, ang sarap-sarap na nga nung sinigang. Naku, meron ka pang patis na may sili. Tama ba? Take out. Kasi naalala ko yan kay mommy before, ano? She took out the patis, she took out the bagoong. Yan yung mga change in her diet. And made the ulam talaga medyo mas matabang than the usual. Until yung dila mo ay makasanayan na yun. Ay, yun rin ang kwento ko. Kasi parang ang Pilipino maalat kumain eh. Parang kasi ako kunyari sinanay ko na yung sarili ko. Tama yung sinabi mo na yung dila mo nasasanay. Kasi kunyari ako sa bahay, matabang ang pagkain. Ngayon pag kumain ako sa restaurant, naaalatan ako. So kasi nasasanay na yung dila. Yes. Yes. Okay. So, yung pangalawa, so yun yung pagkain. Again, alam na natin. As against, juice, lagi. Kasi noon din ang buhay ko, ayokong uminom ng anything na walang kulay at walang lasa. Pero dahil natakot na ako sa nangyari kay mami ko, at I am now more, mas nasasanay na ako ng tubig. So, hindi kailangang naka-juice, hindi kailangang naka-soft drinks. Pwede once in a while. Pero hindi for every meal ay talagang may kulay ang iyong iniinom. Oo. Although I confess, minsan ako nahirapan din ako. Siyempre, ginawa ko na rin rule yan sa sarili ko na dapat tubig lang talaga. Pero minsan may mga tubig. Araw na may trip ka ng something, di ba? Pero yes. Sinasabi nila, yung juice siguro isa yan sa parang mga meat, di ba? Parang dahil ang juice ay galing sa prutas at ang idea natin ang parang a lot of yes. people say na juice is healthy. But it's full of yes. sugar. So it's not good. Not unless yung talagang squeeze na calamansi or yung oranges nyo dyan na nabubulok na, ayaw naman kainin ng mga bata, o gawin mo ng juice. Yun, pero yung processed na juice, yun ang no-no. Lalo na yung mga unli. Oo. Ay, tama. Isa pa yung unli. Bottomless. Yan, kasi hindi mo na mamalayan na ang dami mo na palang ininom. Diba? Dagdag lang ng dagdag. Yes. Tabaso na pala ng ice tea ang ininom mo. Yes. And the stress. How can you have a healthy kidneys if you're stress-free? Eh, parang, doktor, ang hirap alisin ang stress. Eh, totoo. Challenge talaga yan. Kasi kapag ginakausap ko yung mga patient ko, syempre, di ba, may mga demands. Ang kanilang trabaho, yung minsan yes. nila makakontrol eh. Pero I think, siguro parang mag-aral na lang ng mga coping mechanisms, meditation, ganyan. Kasi, okay. Ang haba ng trabaho, tapos kunyari, ang layo ng bahay, so ang travel time, 2 hours pa, 2 hours in the morning, 2 hours in the evening, halos kapag-uwi pa lang, hihintin ka na ulit para bukas. So parang mahirap talagang minsan na it's not as simple as saying iwasan mo ang stress. Kasi parang... Iwasan ang stress, yeah. Hindi, ibig kong sabihin, mahirap. Basta i-order mo lang na iwasan mo ang stress. Pero hindi naman nila makontrol yung circumstances. Correct. I guess it's really managing the stress. Alam mo magiging stressful, pero yung bibwisitin mo pa yung sarili mo o alam mo nang ma-traffic, gumising ka pa ng tanghali. Things that you can control can really lessen the stress.
So stick to control the situation. Huwag kang magpa-control dun sa sitwasyon. Now, Doctora, you mentioned two culprits, ano, dalawang demonyo, kumbaga, ano, that can lead to kidney failure, sabi niyo nga kanina, diabetes at yung high blood, diabetes and high blood. But sa bago tayo sana umabot sa ganung punto, how can we lead a lifestyle wherein ang kidneys natin will not have to umabot doon sa puntong sumuko na siya sa'yo, ay hindi na kita kaya talaga. Hindi na kita kaya. So, yung marami sa atin, habang healthy pa yung kidneys, ano ba ang pwede nating gawin ngayon pa lamang para mapanatili natin na healthy ang ating kidneys? Well, kasi I think in general, again, ulitin na naman din natin yung diet, huwag maalak yung pagkain kasi parang... Habang bata pa. Oo, kasi parang maraming consequences yung maalak na pagkain eh. Pwedeng magkaroon ng kidney stone, pwedeng mag-hypertension. Kasi yung hypertension sa diabetes, although meron yan parang mga sinasabi natin familial tendency na pag marami kang kamag-anak o magulang mo may hypertension, may diabetes, mas malaking yung chance na magkaroon ka. Pero hindi siya set in stone. No? Hindi yung parang 100% na pangunanay mo ay diabetes, magiging diabetes ka rin. So, kunyari, ang alam mo, tatay mo, diabetes, nanay mo, diabetes. Okay. Pa lang, mag-avoid ka na ng mga matatamis na pagkain. Bata pa lang, mag-exercise ka na palagi. Make sure you maintain a healthy weight. Posible mong ma-avoid yung diabetes. So, I mean, kidney disease ang pinag-usapan natin. Pero kung in-avoid mo yung ugat ng sakit sa bato, na-avoid mo na din siya. So, to avoid diabetes and hypertension, again, exercise na healthy diet. Mm-hmm. Tapos siguro... Ayan. So parang it's not a death sentence kasi parang if I had parents, uncles, relatives that are diabetics and hypertensive, it's not a death sentence. Hindi ibig sabihin, hihintayin ko na lang ito na umabot sa akin. Pwede ko siyang, oops, hindi, it will not happen to me. You can control that. Dapat 20s ka pa lang, healthy lifestyle ka na. Parang nilalabanan mo na siya. Okay. So, 20s, 30s, naku, yan yung kasarapan ng mga kain, ano, yung mga... Pero kung dyan pa lamang, yung iyong panlasa... Siguro, yung 20s, 30s natin, yan yung feeling invincible ka pa eh, di ba? Yung di mo feeling magkakaroon ka. Yes. Pero ganun talaga, doktora, no, you would aaralin mo kung ano ang naging health condition ng iyong parents or ng older relatives and really, doon mo makikita, oops, mukhang doon ako patungo, mukhang doon patungo yung aming pamilya. Yes. Parang, ang maganda doon, magamit mo yung knowledge na yon as a warning sign and to be careful na. Yun nga, as you said, hindi siya death sentence, hindi inevitable na pumunta ka doon. Pero may tendency kang pumunta doon, pero pwede mong labanan. Yes. Now, doktora, katulad ng ating mga mata, katulad ng ating mga ngipin, yun bang ating kidneys, dapat ba ito every so often in a year kailangan pinapatignan? Or what are very simple tests that we can do on a yearly basis, every 6 months, to check, uy, my kidneys are still healthy. Meron po bang ganoon? Ako na yung pinakasimple, urinalysis lang, yung magbibigay ka ng sample ng ihi at titignan doon. Kasi ang nakikita doon kung merong protein sa ihi mo, kung may infection, kung may dugo, yun ang pinakasimple. I don't think it's really recommended for everyone at a young age. Siguro, it's recommended for all diabetics, all hypertensives. Tapos siguro once you hit 40 and above, pwedeng annual na. Pero kung may family history ka ng sakit sa bato, pwede magsimula ng mas maaga. Pero kung nari healthy ka, wala kang sakit, pwede mag-start lang annual checkup at 40. Okay. Kasi yung iba sa atin, ano, like sa trabaho,
taon-taon yan, kailangan magpa-check ng ihi, kailangan, hindi natin pinapansin, iba nga tinatapo natin pagka wala namang sinabi yung HR na, uy, patignan mo uli yung ganito mo, tatapon mo na. Pero ako natuto na rin akong itago itong mga ito and see every year, binabantayan ko every year. In the same manner before na binabantayan namin yung creatinine ni Mami, now natuto akong tignan ko rin yung sarili kong creatinine. So doktora na ano ba si creatinine in reference to ang ating kidneys? Although first I want to respond din sa sinabi mo na tinitignan ko. Kasi parang yes, okay. I would meet patients like that. Ah, meron ka bang annual check-up? Oo, may annual check-up. Anong result ng annual check-up mo? Di ko alam. Parang correct. Correct. Tapos ang isa naman, although ang isang second naman na kasalanan, merong mga iba kong nagiging patient, may libreng annual check-up yung company nila, yes. Pero hindi nila yes. Hindi ina-avail. Okay. So, okay. Now, doktora, tell us, ano ba yung importansya nito? What can it... Binibigyan ba tayo ng hint nito? Paano ba natin dapat i-treat itong mga annual check-ups na to? And kung doon sa mga wala namang hindi employed, walang ganong benepisyo sa trabaho, pwede ba yon? Kasi napakaliit lang naman na gastos yung magpa-urinalysis. Malaking bagay po yun eh. Oh, well, siguro, hindi, kanina natanong mo ano yung creatinine, di ba? So, yung creatinine, it's one of the most common yes. We use to evaluate the kidneys. Ang isang pinaka-importante yung trabaho ng kidneys natin is yung magtapon ng mga dumi ng katawan. Ang katawan kasi natin parang factory, na parang merong minaman na factor, tapos parang meron din mga waste products. So, the kidneys are the principal organs na nagtatapon ng mga dumi ng katawan natin. At yung creatinine, isa yun sa mga dumi ng katawan. Yun yung madaling masukat sa dugo, kaya yun ang common natin yung sukatan. So, yung creatinine, normally dapat yung kidneys natin itatapon sa lalabas kasama ng inti. Kaya, normally, yung creatinine sa dugo, isang mga ba ang level? Kasi, itatapon siya eh. Kaya pag nakakita ng yes. na creatinine sa dugo, ibig sabihin the kidneys failed to excrete the creatinine. Kaya senyalis na yun, bato, hindi siya nagtatrabaho ng madali. Doktora, dalawa ang bato ng isang tao. Is there a purpose for that? Siyempre, si God ang pinakamagaling na nag-determine kung kahit kailangan natin ng dalawa. Although masasabi natin, siguro marami naman nakakarinig na ngayon na merong kidney donation, pwede kang mag-donate ng isang kidney sa isang nangangailangan. So, sasabihin ko na rin na pwede tayong mabuhay ng normal kahit na isa lang ang kidney. Meron namang iba na tatanggalan ng kidney because of diseases. Kunyari may cancer, ang isa mong kidney, tatanggalin o kaya may batong malaking o may severe infection, doon sa natatanggal ang kidney. So, inak si President FDR, si President Ramos, kaya yung matalas namin binibigyan na example na natanggal ang isa niyang kidney because of infection many years ago. And as you can see naman, tignan mo, mahaba pa rin ang buhay niya at normal ang buhay niya. Alam mo, hindi ko lang. Okay. Naku, doktora, kailangan na nating magpaalam. Oo, pero sige, please, we still have about at most 2 minutes. Okay, 2 minutes. Gusto mo lang masabi si Gerald na parang narinig ko, ilang taon na nga siyang nagda-dialysis? 3 years. Pero 5 years old pa lang siya, may sakit na siya sa kidney. Yeah, meron na siya, opo. Hindi kasi yes. siya, at least... No, sorry. 3 years na po siyang nagda-dialysis. Oo. Mm-hmm. And he's 21, I think. Tama? Yes. So, yes. Ang pinakamaganda kay Gerald is matransplant siya. Hindi siya dapat nasa dialysis forever. Okay. So, hindi ko alam kung merong nag... There is still hope. Kasi ang dialysis, hindi siya yes, sa kanya for a young person, parang bridge lang siya.
Kasi parang isipin mo, kung si Jared 21, correct. Lagi kong sinasabi sa mga pasyente ko, gusto mo ba nagda-dialysis ka for the next 10 years, 20, 30 years? Yan ba ang parang in-imagine mong buhay? Diba? Pero mas normal ang mga yes. kung matransplant ka. Okay. So there, meron pa, meron susunod na stage that can be a medyo final remedy for patients undergoing. Okay. But of course, it's not for all ages. Actually, halos lahat, kahit naman 50, pwede ka pa rin matransplant. You have to discuss with your doctor really what's the best for you. Okay. Pero parang gusto ko lang makamulat yung lahat ng mata ng mga nagda-dialysis na hindi dapat the end yan. Dapat you should consider a transplant kasi parang hindi ka nakatali sa dialysis for the rest of your life. Tama. Okay. So ngayon talagang totoong-totoo na kailangan na natin magpaalam. Last words po, Doktora Benita? Well, kidney month ngayon, actually ngayong June. So kaya talagang I think gusto nating emphasize na yung kidneys natin napaka-importanting organs at I'm sure naririnig na ng marami na napakahirap ang dialysis kaya huwag na natin hintayin makarating sa punong yun, alagaan na natin yung kidneys natin habang maaga. Kaya bihig na tayo sa mag-exercise tayo, ayusin natin ang diet natin at inumin ng gamot kung kailangan. Correct. Ayan. Thank you very much. Maraming salamat si Dr. Benita Padilla, isa pong nephrologist mula sa NKTI. Dudugtungan ko yung sinabi ni Doktora tungkol sa transplant. Bawal na bawal po ang pagtitinda ng bato. Nakikita ninyo si Doktora Padilla, yan ang isa sa kanyang krusada and very successful in that crusade. Thank you very much again, Dr. Benita Padilla. Maraming salamat sa inyong pagtutok mga kapatid sa isang special na edisyon pong muli ng Alagang Kapatid sa Radyo 5. Ako pong muli ang inyong lingkod, Menchi Silvestre. Bukas makakasama ninyo kaming muli. Pag-usapan natin ang trangkaso kasama ang Asian Hospital and Medical Center. Alas 10 po uli yan ng umaga ha sa Radyo 5, 92.3 News FM. Salamat po sa lahat ng tumutok. Hindi ko na po kayo lahat ma. Kamusta? Shout out Margie Albar from Paranaque, Gilbert, Gianan. Nako yung mga palainom ng alak, nako magagalit sa inyo si Doktora, itigil na ninyo yan. Thank you very much mga kapatid, kita-kita tayong muli bukas alas 10 ng umaga. May kurot sa puso at may mga kwento ng inspirasyon at pagsisimula. Alagang Kapatid sa Radyo 5, 92.3 News FM. Alagang Kapatid. Dahil sa patuloy na banta ng COVID-19, patuloy rin po ang paalala ng TV5 management sa mga nais magsumbong kay Raffy Tulfo na hindi pa rin po pahihintulutan ang pagpila sa Action Center sa TV5 Media Center, Reliance Street, Mandaluyong. Para po sa kaligtasan ng lahat, manatili po sa inyong mga tahanan at idulog ang inyong mga reklamo kay Idol Raffy sa pamamagitan ng official Facebook page ng Raffy Tulfo in Action. Maraming salamat po. Pagmaalam sa batas, hindi mahuhulog sa mga butas ng anumang relasyon. Samahan sina Attorney Mel Santa Maria at Gladys Lana Lucas para sa isang oras na hitik sa legal na solusyon kahit pa sa illegal na sitwasyon.